Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nakulang. Biyaya mo sa akin, laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, manatag na. Kahit kailan, hindi ka nakulang. Biyaya mo sa akin, laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, hindi ka nakulang. Biyaya mo sa akin, laging laan, pag-ibig mo.
mabagtas sa isa-ring pangamba, aking natarapa. Maraming muntitinig na natapos sa aking pantinig, na halos ikaw wala ng aking pagtitiwala. Patutulis na ba to ang napakan ko, na parabang mga patibong nalikha ng Diablo? Ako'y natako, lakas ay naglaho. Mag-isa'y sinikap lumaban, buong akala'y makakayanan. Ngunit lakas ko'y nagkulang, laban sa kadilim. Ang yarihan ang
Sa mapagpala at magandang umaga sa bawat isa, purihin ang ating Panginoon. Salamat sa kanyang kabutihan at sa kanyang banal na pag-iingat sa atin sa buong magdamag. Okay, so tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo po'y nagkaroon muli ng panibagong pagkakataon upang magbulay-bulay at mag-aral na salita ng ating Panginoon. Amen. So, this morning ay ang ating ang topic ngayon ay patungkol po sa sinasabing helps. Yan ha, nandiyan na po tayo sa kaloob na pagtulong at ito ay kabahagi na sinasabing kaloob o yung serving gift of the Holy Spirit. Okay, so bagong lahat, tayo po muna ay bumati muna sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating programang ito na My Hiding Place TV. At teka, balik mo yung comment sa baba. Siya pala yun. Okay, so kaysa yan. Okay, batiin natin si Ate Maribel Francisco. Yan, magandang umaga po. Pastor John Labita, Winston Leal, Connie Matugas. Ayan, at kay ako yan. Jake Ana Rosales. Ayan, good morning po sa inyo. Kay Banji Garcia, kay Doming Robles, at Ann Arpoleda. Ayan, Aileen Francisco, Tessy San Juan. Ayan, good morning po sa inyo. Pastor Tommy Carandang, at Sister Janet Season. Ayan, aking may bahay, Lucy Coronel, Leonida Akyoben Gulfan. Yan, good morning po. Joel De Mesa, Jeriel Joyosa, Anthony Bautista, Sister Jasil Maabo. Yan. At kay, sino pa ba yan? Che Enriquez De Mesa. Yan, ganda umaga po. Narisa Monreal, Lisa Mendador Santarin. Good morning po. Pastor Freddy San Juan. Ayan, magandang umaga po. Sister Venus Ramos at Teresa Katsumata. Ayan, magandang umaga po sa inyo. At Sister Emily Molina. Magandang umaga po. At sino pa? Corazon Gilbuena Ambatali. Ayan, magandang umaga po. Sister Maribel De Leon Pagaran at Imelda Hoxon Laksamana. Okay, purihin ang Diyos. At sa umagang ito at sa iba pa ng mga kaibigan natin at kapatid na hindi nag-comment pero nag-appear yung pangalan, ano? Sister Melanie Belonio Santa Juana, good umaga po. At kay Sister Jasmine, good morning po sa inyo. Purihin ang Panginoon at napapatuloy tayong pagpalain at ingatan ng ating Diyos. So let's proceed sa ating pag-aaral sa umagang ito, the gift of helps. Let's pray. Panginoong Banal, salamat sa umagang ito sa patuloy na pagbibigay sa amin ng lakas, kaaliwan at mga pagpapala. Pinasasalamatan namin ang buong magdamag na kami binigyan nyo na mapayapang pagtulog at pamamahinga at kami po binigyan nyo na panibagong lakas sa umagang ito na siyang patunay ng inyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat sa bawat pagkakataon na kami pinlalakas, ingatan at pinagtatagumpay ninyo. Salamat sapagkat hindi po kayo tumitigil at hindi nagbabago ang inyong katapatan sa aming mga buhay. Ang mga pagpapala po ninyo ay patuloy na nag-uumapaw sa aming mga puso at sa aming mga buhay. Purihin kayo sa inyong kagandang loob at sa inyong hindi matatapos at hindi natatapos na pagbibigay sa amin ng kaaliwan ng pagtatagumpay. Salamat Panginoon sapagkat kayo ay buhay at patuloy na papakita sa amin ng mga pagpapala at biyaya. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan namin kayo sa maraming bagay at sa lahat ng pagkakataon. At ngayon sa umagang ito, dakilang Diyos, kami po'y lumalapit na may kababaang loob. Iniiling na kami linisin ng inyong banal at makapangyarihang dugo at patawarin sa lahat ng aming mga pagkakasala. Ang lahat ng aming mga pagkukulang, ang lahat ng aming mga pagkakamali ay ipagpatawad nga po ninyo. At sa umagang ito, dakilang Diyos, kami po ay humihiling ng inyong patuloy na pagsama at patuloy na pagpapala ng biyaya sa aming mga buhay. Dalangin ko po na kami abutin at patuloy kami bigyan ng kaaliwan at patuloy na ibuhos, Panginoon, ang karunungan at kalaman na nagmumula sa inyo na magbibigay sa amin ng pagliliwanag ukol sa inyong salita, sa ikatutuwid at ikaayos ng aming mga paniniwala, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang bawat isa na nanonood sa umagang ito
at patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Dalangin ko po na kayong patuloy na magpatibay din at magpalakas ng kanilang pananampalataya at patuloy na hubugin ayon sa panuntunan ng inyong banal na salita upang ang bawat isa ay patuloy na maging matibay Panginoon sa pagkapit at paniniwala sa kanilang pananalig at paglilingkod sa inyo. Pagpalain niyo pong umagang ito, minsan pa Panginoon, samahan niyo po kami at ang inyong banal na Espiritu ay mamalagi sa aming kalagitnaan ito magbigay ng kaaliwan at kapayapaan at kalakasan sa bawat isa. Purihin kayo. Salamat na marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so sa ating pagpapatuloy, sa ating pag-aaral nito, The Gift of Help. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28, basahin natin. Okay, sabi diyan sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28, naglagay ang Diyos sa iglesia una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. So makikita natin dito yung termino na tagatulong. Ayan, ano? Okay, sabi dito, a person with the gift of helps has the ability to assist others in the work of the Lord, enabling them to increase the effectiveness of their own spiritual gifts. So, ibig sabihin, itong mga taong may ganitong klaseng kaloob, ano, ay may kaloob ng pagtulong o tagatulong, ay may kakayahan, no, na mag-assist sa ibang tao o siya'y maging katuwang ng isang tao sa paglilingkod o paggawa para sa Panginoon, siyempre. At sa kanyang pagtulong, ito ay nagiging dahilan upang lalong maging higit o lumago o mag-increase ang effectivity ng paglilingkod ng isang tao. Like for example, kagaya halimbawa sa akin, ano, may mga kapatiran tayong naririto na bagamat ito nakikita tayo sa programa, pero may mga kapatiran tayong tumutulong at yun ang kanilang ministeryo na tumulong upang mag-assist sa mga tungkulin at mga bagay na dapat gawin dito na hindi na natin magagawa. At dahil sa kanilang pagkilos, ay nagiging mas lalong epektibo ang ating, nagiging mabunga yung ating ginagawa dahil sa kanilang ginagawang pagtulong. So yun pong ibig sabihin, enabling them to increase the effectiveness of their own spiritual gifts. So maraming ganito, no? Lalo na sa mga nanay, sa mga lalaki, siyempre meron din. Sa mga kalalakihan at sa mga kananayan sa loob ng simbahan. Makikita ninyo yung pagtutulungan ng bawat isa, bagamat hindi po sila regular na nakikita sa harap ng pulpito, no? Wala sila doon sa pulpito, pero sila ay nasa likod. Kumbaga, talagang sila ay makikita ninyo na katuwang at tumutulong o nagtutulungan. So yan ay kaloob din po yung ganyan. So hindi lamang po sa speaking gifts, hindi lang sa pagsasalita, hindi lamang po sa special gifts, no? Hindi lamang po sa ganung bagay, kundi maging sa paglilingkod o yung tinatawag na serving in terms of helps ay talagang malaking bagay din po at ito ay matatawag natin paglilingkod o isang paraan din ng ministeryo. From custodian to musicians, anything assisting in the operation of a church or a ministry can be considered a gift of helps. So, mula sa mga pagsasaayos ng halimbawa ng mga gamit, no, yung paglilimas lang ng mga gamit, pagbubuhat, no, at maging sa mga musicians, kasama po 'yan, ano. So, pag sinabing helps ay kasama po diyan yung mga musicians natin, ano, yung music ministry kasama 'yan. Pag sinabi kasing tagatulong or helps ay hindi lang yung tumutulong sa gawain mo, hindi lang yung tinatawag na ito yung nagbibigay lamang ng tulong, yung nag-aabot ng kanyang kamay upang tulungan ka. Hindi lamang po yun. So, ibig sabihin, sa gawain, sa loob ng church, ano, lahat ng klase ng gawain na makatutulong upang mag-increase ang effectivity, no, ay matatawag na pagtulong o ministry of helps. So, kabilang po dyan yung sinasabing musicians, no,
ay dyan sila kabilang sa Ministry of Helps. Medyo kung titignan natin ay parang anlayo, no? Pero kung tutusin, yun talaga, no? At wala naman kasi tayong mababasang kaloob ng pagtugtog, no? Wala tayong mababasang ganun eh. Dito sa baka binabasa natin ng mga talata, wala tayong mababasang kaloob yung pagtugtog na ibig sabihin kasama siya sa mga gift of the Holy Spirit. Hindi po. Ang pagtugtog ay tawag dito, ito po yung natututunan eh. Pag sinabi po kasing gift o kaloob na mula sa banal na Espiritu, ito isang bagay na ipinagkaloob sa iyo at magagawa lang ito sa kaparaan ng pagkakaloob ng banal na Espiritu. Hindi mo ito magagawa base sa natutunan sa school. When we say gift, ito po ay isang kaloob na mula sa Diyos at hindi ito natututunan sa paaralan. Kaya po tinatawag na kaloob. Ngayon, ang pagtugtog ay natututunan. Itinuturo po ito, no? At hindi po ito, although sa Diyos galing ang lahat ng talent natin, pero ito isang bagay na nakukuha o natututunan sa pamamagitan ng ating sariling pag-aaral. Ang kaloob po ay hindi po napag-aaralan. Hindi po yan tinuturo sa school, kundi yan ay kusang loob na tinatanggap natin mula sa Diyos na nalilinang sa pamamagitan ng pang-araw-araw nating paglago sa ating pananampalataya at pag-practice ng salita ng Diyos. So every time na pinapractice natin ang salita ng Diyos, unti-unti natin natututunan ang paggamit ng mga kaloob na ito mula sa ating Panginoon. Ang pagtugtog ay nililinang sa pamamagitan ng ating pagpapractice. May nagtuturo sa atin o nag-aaral tayo ng kusa, ayun, natututo tayong tumugtog. So pag sinabi naman sa custodian, ito yung mga tagapamahala saan? Sa mga properties ng church, no? Yung mga, tawag dito, yung mga nagbe-maintenance, yung mga taga-tulong, yung mga taga-linis, yung taga-repair, ayan, kasama po sila dyan sa Ministry of Health, no? Na talagang sila yung nag-aasikaso, sila yung nagme-maintenance, sila yung nagpapaganda ng paligid, sila yung nagme-maintain kung may mga siraman sa loob ng simbahan, ay sila yung kumikilos at sila yung gumagawa. So pati dyan, kasama yan, mag-isa mga pagluluto, yung mga nanay na talagang kumikilos upang magluto, yan, kasama po yan. Sampa. Ayan, pati yung mga paglilinis ng simbahan, kabilang po yan, ano? Na talagang yung mga pagtulong na sinasabi, yan ay sinasabing part ng Ministry of Helps. Okay, so, ano pa? Anything assisting in the operation of a church, lahat ng bagay na may kinalaman sa pagtulong o pag-assist sa operasyon na nagaganap sa loob ng simbahan can be considered a gift of helps. Kasi hindi po lahat ng tao ay binigyan ng biyaya din ng ganyan, ano? Ibig sabihin, hindi po lahat ng tao ay merong ganyang passion sa kanyang puso na tumulong. Bisi nga, makikita ninyo eh, busy na sa loob ng simbahan, yung iba mga nakaupo lang. Yung iba walang ginagawa at talagang patingin-tingin lang. Yung iba nga nagpapasaway pa. Pero yung iba na talagang makikita mo biglang tatayo yan at makikita mo biglang mag-aalok ng tulong, yan. Kabilang yan sa mga tao na talagang may kaloob ng pagtulong. So yun yung tinatawag na gift of help. When Paul sent a woman named Phoebe to Rome, he asked believers there to assist her with the gift of helps. So sa Romans 16:1-2, tingnan natin. Romans 16:1-2, itinatagubilin ko sa inyo ang ating kapatid na si Phoebe na isang tagapaglingkod ng iglesia sa Sincrea. Ayan, verse 2. Tanggapin ninyo siya alang-alang sa Panginoon gaya ng nararapat nating gawin bilang magkakapatid. Tulungan ninyo siya sa anumang pangailangan niya sapagkat marami siyang natulungan at ako isa sa mga iyon. So makikita natin dito na talagang itong si Phoebe na tinatawag o si Phoebe ay talagang isa sa mga matulunging mananampalataya at Kristiyano. At maliwanag ang sinasabi ng talata na maging si Pablo ay kabilang sa mga tumanggap at natulungan niya, no, sa kanyang ministeryo. So gayon din ang sinabi dito kay Priscilla and Aquila sa Romans chapter 16 verse 3. Tingnan natin. Romans 16, ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila na mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. No, ayan. So, ayan, maliwanag, the gift of helps is any work
which supports or assists someone else. It is like serving as an assistant. So pag sinabing gift of help, ito yung isang tao na talagang lagi mong katuwang or assistant, no, sa church, na talagang sa lahat ng serbisyo, anumang klaseng tungkulin niya, maaaring nag-a-assist sa iyo sa pagtuturo, no? Nakikita niyo ba halimbawa sa mga sa Sunday school, halimbawa mga bata lalo na, yung mga nag-a-assist sa mga Sunday school teacher, ay siyempre pag mga bata, alam niyo naman kung gaano kakukulit, di ba? Eh, hindi kakayanin ng teacher yan, ha? May umiiyak, may nang-aaway, may nanggugulo, no? May takbo ng takbo, may sobrang active, mayroon namang mahihain. So, hindi kaya ng teacher yon. Kaya yung nag-a-assist, isa yon sa mga taong may kaloob ng Ministry of Helps. Ano pa? Ayan, yung mga nagre-repair sa loob ng simbahan, yung mga naghahanda ng pagkain, yung mga nagluluto, yung mga nagpapakain, ano pa? Yung mga naglilinis ng church, yung mga manunugtog, yan ha? Kasama po yan. So, ano pa? Yung mga technician sa loob ng simbahan, mga electrical, lahat ng bagay na may kinalaman sa pag-assist o pagtulong sa gawain, yun ay kabilang sa Ministry of Helps. At huwag natin yung mamaliitin. Bakit? Dahil malaki ang kanilang nagagawa ang kontribusyon sa loob ng ating simbahan, dahil kung wala sila, hindi tayo magiging effective. Isipin nyo, paano ka magiging effective, lalo na especially sa pastor? Paano magiging effective ang pastor sa kanyang pagtuturo kung lahat ng trabaho ay nasa kanya? At yun ang ginagampanan ng mga taong nasa Ministry of Helps, sapagkat nalelessen ang mga responsibility na nakakatanggal ng focus ng pastor sa kanyang pangunahing tungkulin at pagkakatawag. Kaya napakahalaga ng ministeryong ito sa bawat isa, at nawa ay huwag natin itong baliwalain sapagkat may malaking ginagampanan ito at kontribusyon sa loob ng ating mga simbahan. Okay, so yan ang tinatawag na Ministry of Helps. Ngayon, bukod sa Ministry of Helps, darako po tayo kasi napaka-eksi lang naman po talaga nito. So ano pa ang isa sa mga kaloob na masasabi nating serving gifts? So darako po tayo sa gift of serving. So sa Romans chapter 12 verses 6 to 7, basahin po natin. Ayan, yung nakikita nating isang kapatid natin na nag-comment dito, si Elaine Verana Garcia, nung panahon na tayo po nagsisimula ang kanyang ministry, kaya nasa Ministry of Health. Yan ay isa sa mga malaking na itulong sa atin sa gawain, ano? Nag-uumpisa pa lamang po tayo. At talagang yan ang minsan yan ang naglalaban ng mga damit ko, yan naglalaban ng mga barong ko noon, yan ang nagpa-plancha. At talagang minsan yan ang naglahanda ng pagkain. So yan ang kanyang ministeryo hanggang sa siya ay nakapag-asawa na. So salamat sa Panginoon sapagkat siya ay may sarili ng pamilya. Purihin ng Diyos sapagkat yan ang kanyang ministeryo sa ating Panginoon, ang tumulong at mag-assist sa mga pastor. At salamat sapagkat kabilang po tayo sa kanyang natulungan at na-assistihan noong panahon na kasama natin siya sa paglilingkod sa Panginoon. Yan, purihin ng Diyos at talagang maging sa lugar ng Bulacan nung kami nagkasama-sama ay talagang sa hirap at ginhawa ay talagang nandyan yan, na talagang katuwang mo yan. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat yan ay isang malaking tulong sa mga pastor. Ano? Salamat sa Diyos sa iyo kapatid at ingatan ka at pagpalain ng Panginoon sa iyong sariling pamilya. Okay, so sa Romans chapter 12 verse 6, sabi dyan, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Sa verse 7, kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. So dito'y malinaw ang binabanggit na paglilingkod. So ang paglilingkod ay ang tinatawag na gift of serving. The word ministering in this passage means serving. Kasi dito sa English translation, ang binabanggit po dito na ang term na paglilingkod is translated sa English word na ministering. So the word ministering in this passage means serving. Ayan, ha? So ibig sabihin ng serving, the gift of serving is an ability to perform practical tasks
related to the work of the Lord. Ibig sabihin, kapag sinabi pong gift of serving, ito po isang klase ng kakayahan, ano? Isang klase ng kakayahan na mula sa Diyos upang gumawa ng isang practical na tungkulin o practical task. Siyempre, related pa rin siya sa gawain ng Panginoon. A person who serves helps others accomplish spiritual goals by freeing them from routine but necessary duties. Halimbawa, pag sinabing gift of serving, halimbawa may ginagawa yung isang kapatid, ano? O kaya halimbawa may tinatrabaho siya o meron siyang ginagawa. Kumbaga ikaw yung ako, kapatid ako nang bahala diyan. Kumbaga hindi ka isang tagatulong lamang, no? Hindi ka help, kumbaga hindi ka assistant. Kumbaga yung ginagawa ng iyong kapatid ay pinabibitaw mo na siya doon. Sige na kapatid, at ikaw, ako nang gagawa niyan, umalis ka na diyan. Gawin mo na yung mas mahalaga, ako nang gagawa niyan ginagawa mo. 'Yun ang ibig sabihin. Yung help naman kasi, hindi mo pinapaalis yung gumagawa, tumutulong ka lang, nag-a-assist ka lang. Pero pag sinabing gift of serving o serving gift, ito ay nag-umaako ka ng kanyang tungkulin. Ikaw ang gumagawa, no? So yun ang sinasabing gift of serving. Kaya mahalaga din po yun. Sa Romans chapter 12:7, sabi po dito. Basahin natin ang Romans 12:7. Romans 12:7, kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Ayan, magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo. Sabi po dito, serving differs from helps in that it relieves someone of certain duties. One who serves assumes the responsibility for certain tasks to free another to exercise their spiritual gift. So like for example, kagaya halimbawa nung, kagaya din po nung ginawa nung mga alagad, ano, nung sila'y pumili ng, nung sila Pedro ay talagang na-focus sa pamimigay ng mga pangailangan ng mga tao, ay naghanap sila ng mga taong tutulong sa kanila upang gumawa ng kanilang tungkuling yun, upang sila ay maging malaya sa iba pang responsibility at ma-focus ang sarili sa pangaral ng salita ng Diyos. So, isa din yun, ano? Isang example din yun, na ang gumanap ng kanilang tungkulin ay, ayun, kasama nga sila Felipe, sila Esteban, no? Yun ang isa sa example. Kumbaga, pinapalaya ka sa iyong responsibility. Hindi naman sinasabi pinapalaya. Kumbaga, yung responsibility ay may nag-a-assume. May isang tao na nag-a-assume at may isang tao na gumagawa ng gawain mo para makapag-focus ka sa masigit na mahalagang gawain na dapat mong gawin. So yun yung sinasabing gift of serving. At maraming taong ganyan, minsan gumagawa ka, "Oh sister, ako nang gagawa niya. Sige na, kayo na mag-ano. Ako na ang bahala dyan. Kayo na, pumunta na kayo doon. Ayusin nyo na." Parang ganon, ano? So like for example, halimbawa sa Bible study din, ano? Meron pupuntahan halimbawa yung pastor. Halimbawa, meron siyang mahalagang gawain dapat mapuntahan o dapat niya madaluhan. O pastor, sige po, kami na lang po muna pupunta kay sister ganito. Kami na muna magpapatuloy. Pumunta na po muna kayo sa pupuntahan ninyo para wag lang pong pare-pares natin magampanan lahat. At kumbaga ay maasikaso nyo yung mahalaga at hindi naman natin maiwanan itong mahalaga din dito sa atin. Kami na pong bahala, pastor. Yan. So yan ang sinasabing gift of serving, di ba? Yan ang isa sa mga katangian niya. Sabi po dito, a person with the gift of helps assist someone in the performing of their ministry. So yun, ano, tumutulong para tinutulungan ng isang tao o inaassistihan. A person with the gift of help assist someone in the performing of their ministry. Yung ministry of help, tumutulong siya pero hindi mo pinapalis, hindi mo ina-assume yung kanyang pwesto o hindi mo tine-take over. Ibig sabihin, for example, musicians in the church help the pastor accomplish spiritual goals during a church service. Kaya yung mga musician nasa ministry of help sila at tinutulungan nila ang pastor para ma-accomplish ang alin, yung spiritual goals. Kaya napakahalaga ng musician. Bakit? Pag walang musician, ay hindi ko naman sinasabing musician na nagiging dahilan ng pagkilos ng Diyos. Kundi may malaking factor na ginagampanan ng mga musician, lalo na pagdating sa mga pag-aawitan at pagpupuri.
So sila ay nakakatulong upang sumigla ang gawain. So yun, ha? Spiritual goals during a church service. They do not relieve him of the responsibility of the service. Kumbaga, hindi nila pinapaalis yung pastor. Hindi nila sinasabing, oh, pastor, kami na magpipreach. Hindi. Naroon sila upang asistihan yung pastor. So sabi po dito, but use, they do not relieve him of the responsibility of the service, but use their gift to help him accomplish spiritual objectives. Hindi nila tinetake over yung pwesto ng pastor, pero tumutulong sila upang ma-achieve ang certain goal o spiritual objectives. Alano na halimbawa sa altar call, nagpipray, no, nananalangin. So kinakailangan ng mga musician para mag-background, ano, magkaroon ng music habang umaawit, ano? At yun ay nakakatulong sa gawain ng Panginoon. On the other hand, a person with the gift of serving might totally relieve a pastor from involvement in the distribution of food to those in need within the church body. So halimbawa, nakita ninyo yung pastor ninyo ay talagang siya pa yung gumagawa ng ibang bagay na hindi na niya dapat gawin. Halimbawa, merong ito, like for example sa anniversary, ayan, kasi total malapit-lapit ng anniversary natin. Sample lang natin halimbawa. Kumbaga sa anniversary, iisipin pa niya yung maraming bagay, ano? O kasong kamusta na yung ganito, ano na ba yung ganyan, ganyan. O na, kumbaga, hindi na natin siya hayaang gampanampay yung mga ganung bagay na po pwede nating gawin. Kumbaga, tayo nang mag-assume, tayo nang mag-take over ng mga pwesto na yan. O sige po, kami na pong bahala dito. Mag-focus na lang po kayo sa ano, i-focus nyo na po yung isip ninyo sa gagawin yung ganyan. Kami na pong bahala dyan. So yun yung sinasabing ministry of health. Hindi nyo na siya hinahayaang ma-involve pa doon sa bagay na yun na makakaalis ng kanyang focus sa kanyang main focus ng paglilingkod o main objective ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Yun ang sinasabing ministry of serving o serving gift of the Holy Spirit, from the Holy Spirit. Ayan, so halimbawa kapag ayan, nagbibigay halimbawa ng mga pagkain, hindi na siyang gagawa noon, ano? Kayo nang gagawa. Merong tutulong sa kanya, merong magpapalit sa kanya sa pwesto. 'Yun ang ibig sabihin ng kumbaga, inaalis mo ang isang lingkod ng Diyos sa kanyang duty. Hindi mo siya inaalis na in a sense na tanggal na, hindi. Kumbaga, pinapalaya mo siya sa kanyang responsibility doon upang magawa pa niya yung ibang bagay. Kumbaga ganun. Ikaw ang nag-take over sa pwesto upang mabawasan yung kanyang responsibilidad, sa madalit sabi. Yan ang sinasabi po dito. An example of this is found in the early church where certain believers served tables to free the apostles for more important spiritual tasks. So ito nga po yung sinasabi natin sa Acts chapter 6 verses 1 to 4. Ito yung kaninang sinishare ko sa inyo. Ayan. Patuloy ang pagdami ng mga mananampalataya at dumating ang panahong nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga biyuda sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagin ay kabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagin ay kabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang puspos ng espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. Samantalang iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. O diba? Napakaganda. So ito yung tinutukoy natin kaninang talata na kung saan ang mga apostol ay naging busy sa pamamahagi at nagkaroon nga ng pagkakataon na meron na silang napabayaan kasi hinahati nila yung kanilang panahon sa pangangaral at maging sa pamimigay ng kabuhayan o ng tulong sa ibang tao. Kaya ang ginawa ng mga apostol ay pumili sila ng mga tao na po pwedeng humalili sa kanila sa tungkulin ng pamamahagi upang ma-focus ang kanilang kaisipan sa pangangaral ng salita ng Panginoon. So yun ang tinatawag na gift of serving. Tinetake over mo ang posisyon ng isang lingkod o ng isang leader upang magawa naman niya ang pinakamahalaga na tungkulin at ikaw ang gagawa ng kanyang responsibility. So yun ang sinasabi po dito. Observe the qualifications for those who were to serve. They were to be honest and full of the Holy Ghost and wisdom. So, hindi porke yun lang ang posisyon at gagawin at ikaw ay magte-take over, ay ganun-ganun lang, hindi po pwede yun. Bakit? Meron ding qualification.
anong qualification. Kaya tatandaan ninyo mga kapatid ha, huwag nating ikatitisod yung mga qualification na sinasabi, na para kasing ang dating, lalo na doon sa iba na hindi naiintindihan, ang dating sa kanila parang meron ba talagang ganun, na parang nais natin maglingkod pero dapat ganito pa ba? Ang Diyos ba ganun, ganyan, ganyan? Eh totoo yun, nakalagay sa Bible yun eh. No, hindi po pwedeng basta lang magustuhan mo ng gampanan na isang bagay. Ang lahat ng mga nagnanasang maglingkod sa Diyos ay kinakailangan dumaan sa mga serye ng paghuhubog at ng pagsasanay. Bakit? Kasi ang pinaglilingkuran natin ay Diyos, hari ng mga hari. Hindi po pwedeng ang naglilingkod ay hindi dumaan sa serye ng paghuhubog at ng pagtutuwid, na ng pagsasanay, paghuhubog at pagtutuwid. Bakit? Kasi hindi ka matututong magpahalaga sa tungkulin at gawain mo. Tatandaan natin, kung tayo ngay mag-a-apply ng trabaho, bago ka makapag-apply, hahanapan ka ng sandamakmak na requirement. Diba? Pero tao lang ang paglilingkuran mo, kumpanya lang. And how much more kung tayo ay naglilingkod sa Diyos? Ang pinaglilingkuran mo, hari ng mga hari. Alam nyo, subukan yung pumasok sa munisipyo, tingnan nyo kung madali. Diba? Hindi ganun kadali. Mag-a-apply ka sa isang kilalang kumpanya, hanapan ka ng requirement. Kinakailangan tapos ka ng ganito, tapos ka ng ganyan. Dapat may dala kang ganito, meron kang dalang ganun. Marami. At hindi lang yun. Makompleto mo man ang requirements mo, may tatanong pa rin sa'yo. Meron ka na bang working experience? O, diba? Hindi lang yun. Ahanapan ka pa ng mga reference ng mga tao na pwede nilang pagtanungan kung gaano ka kabait at gaano ka kabuti o gaano ka kasipag. So maraming requirement, even ang mga clearances na ipapasa mo, madami. Meron ka ng barangay clearance, meron pang court clearance na tinatawag ngayon, meron pang kasi baka may kaso ka, may NBI pa, meron pang police clearance, napakaraming clearance, di ba? So yan ang mga bagay na dapat nating maintindihan. Sa paglilingkod sa Diyos ay ganun din. Dapat ay talagang ang mga manggagawa o yung mga tagapaglingkod ay kakikitaan ng mga positibong katangian na batay sa Biblia. Sa 2 Timothy chapter 1 verses 16 to 18, ano pong sinasabi dyan? Pagpalainawa ng Diyos ang sambahayan ni Onesiforo sapagkat sa maraming pagkakataon ako'y kanyang inaliw at hindi niya ako ikinahiya, ako'y isang bilanggo. Yan. Ngayon sabi po dito, sa katunayan pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. 18. Kahabagan nawa siya ng Panginoon sa araw na yon, alam mo naman kung paano niya ako pinaglingkuran sa Epeso. So makikita natin dito no, na siya ay naging tagapaglingkod ni Pablo. At talagang naging malaking tulong. Kaya si Pablo, kahit siya magpunta, may mga pinapadalaan Diyos sa kanya para tumulong sa kanya. Diba? At hindi siya basta pinabayaan lang at ginampanan lang na mag-isa mga tungkulin. Lalo na nung nasa bilangguan siya, may tumutulong din po sa kanya. Okay? So, yan, ulitin ko ha, kagaya ng binanggit natin kanina, doon sa Acts chapter 6 verses 1 to 4, may qualification ang tagapaglingkod. So hindi basta-basta parang maglilingkod ka lang kasi gagampanan mo eh ang tungkulin ng ang isang tungkulin. Ikaw ang mag-assume ng kanyang tungkulin, ikaw ang papalit sa kanya, ikaw magte-take over. So hindi basta-basta na naglalagay ng mga tagapaglingkod. Okay, so next is the gift. The gift of serving involves bearing the burden of others. Galatians chapter 6 verse 2, tignan natin. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Pag sinabing gift of serving, kabilang dito o bahagi dito ang pagdadala ng pasanin ng ibang tao. Di ba? Kumbaga, yung kung ano yung pasanin niya, nakikihati tayo doon, nakikisali tayo doon sa kanyang pasanin. Tumutulong po tayo. Sabi nga sa Tagalog, ayan, magtulungan. O sabi nga sa ibang salin, magdalahan tayo ng pasanin ng bawat isa. Iba po yung magdalahan ng pasanin, ha? Hindi po yung tinatawag na magpapasan. Iba po yung nagdadalahan ng pasanin sa nagpapapasan. Pag sinabi nagpapapasan, eh, pabigat. Hindi na nga tumutulong, nagpapabigat pa. Di ba? The attitude of one who serves was described by Jesus. Sa Luke chapter 22, 25 to 27, basahin natin ang nakasulat yan. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang mga hari ng mga hintil ay pinapanginoon ng kanilang nasasakupan at ang mga may kapangyarihan ay nagnanasang matawag na mga tagatangkilik. 26,
Ngunit hindi ganoon ang dapat mangyari sa inyo, sahalip ang pinakadakila ang dapat lumagay sa pinakamababa at ang namumuno ay maging tagapaglingkod. Ayan. Sino ba ang higit na nakatataas? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba't ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. O, di ba? So dito makikita natin na ang tagapaglingkod ano ay na tayo bilang mga mananampalataya ay dapat na marunong maglingkod. So hindi po pwedeng ang pastor o leader o mga talagang mga tagapanguna sa simbahan ay maging taga-utos lang. Dapat sila ay matuto ding maglingkod at kinakikitaan din ay halimbawa na sinasabing paglilingkod. So yan ang isang bagay na dapat nating maintindihan. Sa kung yung mga anghel nga, no, yung mga angels, ano, sila ay mga ministering angels at sila ay tumutulong sa atin. Bagamat hindi natin nakikita, pero sila ay tumutulong at gumagawa upang tayo ay tulungan sa ating mga paglilingkod sa ating Panginoon. Okay, so ano pa? Damay na natin to. Naisama pa ba to? Okay. So, diretso na natin para matapos-tapos na rin tayo, no? Sa gift of mercy, tako na tayo dyan, ano? Sa gift of mercy, sabi dito sa Romans 12, 6 and 8, basahin natin. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahan loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita na pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo sa sukat ng ating pananampalataya. Verse 8. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ay inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno, mamuno naman ng buong sikap. Kung pagkakawang-gawa ang inyong kaloob, gawin niyo iyan ng buong galak. O so, ito yung binabanggit dito, no? Pag sinabing pagkakawang-gawa, ito yung mercy na binabanggit. So, mercy means compassion. Kaya mapalad yung may mga pangalang mercy. Andiyan ba si Ate Mercy ngayon? So, pag sinabing mercy means compassion, kahabagan. This means you are able to feel with and for another. Ibig sabihin, meron kang kahabagan na nararamdaman sa bawat tao. Ikaw yung isang taong may kaloob ng kahabagan na madali kang mahabag sa mga nahihirapan, sa may mga pangailangan, no? A person with a gift of mercy has a special compassion on those suffering and an ability to help them. Kumbaga, hindi yung isang taong may gift of mercy ay hindi lang basta nahahabag at naaawa, kundi mula sa kanyang kahabagan, nagtitrigger ito upang tumulong sa tao. The gift of mercy involves an attitude as well as an action. So, pag sinabing ang tao ay may kahabagan o gift of mercy o gift ng kahabagan, eh hindi lang puro awa ang nararamdaman, kundi may kakibat itong pagkilos upang yung kanyang awa ang nagpupus sa kanya upang tumulong sa isang tao sa kanyang kalagayan. Yun ang ibig sabihin. Hindi sapat na maawa lang. Hindi sapat na mahabag. Kundi sa kanyang pagkahabag, hindi siya papahayag na hindi siya makagawa ng paraan upang tulungan ang isang taong kinahahabagan niya. Ayan ang sinasabi po dito. Ngayon, this is shown in the story of the Good Samaritan recorded in Luke chapter 10, 30 to 37. So, the Samaritan not only had compassion on the victim of the robbers, but also took action to help him. So, mababasa natin doon. Hindi ko na po babasahin para wag na tayong magtagal. Ano? Alam naman po natin yan. Yung Samaritano na nadaanan niyang isang taong ninakawan na nakahandusay sa daan. Maraming dumaan na hindi tumulong. Mga nahabag lang pero hindi tumulong. Ang iba nga tinitigan lang. No? At, pero itong Samaritano na ito sa kanyang kahabagan ay bumaba sa kanyang sinasakyan. At anong ginawa niya? Nilapitan niya yung tao na nakahandusay at tinulungan. Dinala niya at din ginamot niya, pinakain niya at didala pa niya sa isang matutuluyan at dun pinatuloy hanggang sa lumakas. At nagbilin pa na kung anuman ang pangangailangan at mga bagay pang kailangan, sabihin mo sa akin at ako magbibigay. Sabi niya dun sa may-ari ng tinuluyan ng tao. No? So yun ang sinasabing gift of mercy. A requirement is that this gift should be ministered with cheerfulness. Ayan ha, hindi naaawa at nahahabag na malungkot naman ang pagmumukha sa pagtulong. Abay, tumutulong nga, isang damakmak naman ang pagsasalita ang ginagawa. Puro panunumbat, hindi pa nga tumutulong, nanunumbat na. Ay hindi yun mercy. No?
Ikaw ang dapat at tumawag na manggap ng mercy. Kapag have mercy on you, parang ganun. Ang Diyos ay mahabag sa'yo kung ganun yan ang attitude mo. Tutulong na lang sa damakmak na salita pa ang pinagsasabi. O yan, yan na sinasabi ko sa'yo. Ngayon, lalapit-lapit ka sa akin, ganyan-ganyan. O, nakakaawa ang pagbumukha mo. Eh, kaya lang, wala kang magagawa. Pinili mo yan. O, nanunumbat pa. Ay, hindi yan mercy, no? So, sabi po dito, pag sinabing kahabagan, no, the gift of mercy, ginagawa po ito o in-execute with cheerfulness na may kagalakan, no? Kumbaga, maluwag sa puso, masaya ang isang tao. Masaya kang tumutulong at kagalakan mong tumulong dahil sa kahabagan na nakikita mo sa isang tao. At yun ang makapapawi ng matinding bigat sa damdamin mo dahil sa pagkahabag mo ay yung action ng pagtulong na ginagawa mo. At pag nagawa mo tulungan ng isang tao, napakalaking relief sa damdamin mo. Na relief na parang, wow, salamat sa Panginoon. Natulungan ko rin ng taong ito at salamat naman at na okay na rin ang kanyang kalagayan. Sa abot ng aking makakaya ay natulungan. Pero hindi para ipagmalaki. Diba? Hindi yung parang, alam mo, nakita ko yung isang tao doon, ay awang-awa ako. Ay talagang parang pinipiga yung puso ko, no? Kaya ito, habang tinutulungan ko, eh, ito nga, oh, nandito yung mga picture. Oh. Pinas ko nga sa Facebook eh, para marami ma-challenge. Wow, di ba? Alam nyo, dyan ang nag-iinit ang ulo ko sa mga ganyan eh. Yung mga tumutulong tapos binibidyo pa, ipopost pa sa social media, no? At para daw ma-challenge ang iba. Alam mo, kung ikaw ang na-challenge, huwag ka nang mandamay. Kung ikaw ang nakaramdam ng ganyang klaseng kahabagan at tumulong ka na may kagalakan sa puso, huwag mo nang picturan. Huwag mo na rin ibibidyo at ibabalandra mo pa sa social media. Ang sabi ng Bible, ang ginawa ng kanang kamay, huwag nang malaman ng kaliwang kamay. Ibig sabihin, magkatapat lang yan dalawang kamay na yan. Imposibleng hindi malaman. Kaya nga, yun yung konsepto ng sinasabi. Kung may mga bagay kang gagawing pagtulong sa iyong kapwa, huwag mo nang ipagmalaki, huwag mo nang ikuwento para lang sabihin ma-challenge o para ikaw ay matanyag. Di ba? So, kung ikaw ay maghahanap ng tulong, ay mag-anunsyo ka. Meron po tayo ditong kakibigan, meron po tayong kakilala rito na nangangailangan ng tulong. Kami po'y kumakatok sa inyong puso. Kung sino man ang nais na magbigay ng tulong ay narito po ang ating kapatid na ito at maaari nyo po siyang puntahan. O, nanawagan ka, okay yun. Pero kung ikaw ay tutulong, huwag ka nang magsalita ng meron po ditong isang kapatiran na nangangailangan. Kung sino po ang may mabuting puso ay maaari po nga pumunta sa kanyang tahanan upang magbigay at magpahatid ng kanilang support at tulong. Ako po ay nauna nang nagbigay ng tulong at nagbigay na po ako ng isang kabambigas at ganito-ganyan. Sino man po ang gusto magdagdag ay magdagdag na lang po. Wow! Hindi ho yung tama. Manahimik ka na lang. Diba? At kung ano man ang binigay mo, manahimik ka na lang at huwag ka nang mag-broadcast. Huwag ka nang magmalaki. Ha? Kaya doon sa mga mahilig magaganyan, ay nako, kayo ngay matauhan ano? O ngayon, yung nagbibigay tulong-tulong na yan nung nakaraang pandemya na may mga video-video, nasa na ngayon? Bakit nawala? Hindi ko alam kung nakalaya na o nakakulong pa din, ano? At ang daming gumaya. Ay nako po, Diyos ko naman. Tutulong lang binibidyo pa. Hindi na kinakailangan video. Hindi na kailangan picturean. Di ba? Kung talagang mag-challenge, huwag na kayong mag-challenge ng i-challenge nyo, tapos bibidyoan. O, oh, tinatanggap ko ang hamon mo. Narito ang aking ano, ganyan. O, oh, ito, 100,000. Ewan ko sa inyo. Kung sa makakarating yung mga pinagagawa ninyo. Hindi yon, no? Hindi yon. Paimbabaw, kayabangan, di ba? Maliwanag ang sinasabi, kapag ganun ang ginawa mo, bayad ka na. Sa totoo lang, bayad ka na. Ang pangtulong, hindi dapat ibinobroadcast. No, hindi na dapat pinagmamalaki. Hindi na para videohan mo pa yung sarili mo. No. Nanay, a picture tayo ha. Abang ano, ito nanay ha. Wala kayong pinag-iba sa mga politikong magnanakaw na kinakailangan naka-broadcast ang lahat ng tulong sa taong bayan. Na yung tulong naman na binibigay ay galing din sa pera ng tao. Di ba? Kaya mahiya po tayo. O considering na pera mo yan, hindi galing sa taong bayan, pero hindi pa rin yan access para magmalaki ka, at ibalandra mo sa publiko ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo.
tumulong ka ng tahimik. Kung ikaw ay mananampalataya at Kristiyano, diba, ang nagpupus sa iyo upang tumulong sa kahaba sa tao ay yung kahabagan. At ginagawa mo yan nang may kagalakan sa puso. At ang nagbibigay sa iyo ng relief, ng kapayapaan, yan ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Kasi pag nagkaroon ka ng kahabagan sa isang tao, kinukurot ang puso mo sa sobrang awa. At ang makapapawi lang ng lungkot na nararamdaman mo ay ang sinasabing yung pagtulong mo. At kapag nakatulong ka, panatag na yung isip at puso mo. Diba? At hindi na para i-broadcast. Tandaan nyo yan. Pagtutulong, ilayo niya yung mga cellphone ninyo. Walang video-video. Walang picture-picture. Ngayon, kung halimbawang yan ay proyekto halimbawa ng simbahan, o yan ay halimbawang merong mga taong nag-donate. Halimbawa lang ha. Halimbawa, merong nag-donate sa church. Ito para maging balance eh. Para wag naman tayo masyadong ano. Halimbawa, may mga certain group of people na nag-donate sa isang simbahan. At nagsabi itong mga grupong ito na halimbawa, Pastor, ito pong aming, kami po ay magbibigay ng donasyon sa inyong gawain sa simbahan. At itong donasyon na ito ay para po doon sa mga ano, gusto namin makatulong sa mga kapatiran na ganito, ganyan, 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 ganyan. Diba? So, yun. Meron specific na bagay na binanggit. Kasi merong ibang taong nagbibigay ng tulong at donasyon, diba? Na nagbibigay sila ng specific na para doon ito, para po ito dito, para ito kay ganito, para sa ganyan po ito. May specific. Pag may mga ganyang bagay, ay dapat idodokumento. Bakit? Pera yung binabanggit, pera yung pinag-uusapan. Diba? Or halimbawang may nagpadala ng mga package, no? Halimbawa, may mga ganun eh. May mga organization na nagpapadala sa mga simbahan. At ito ay kailangan ipamigay sa mga ganito. May specific target yan kung kanino ibibigay. Yun, dun ka dapat magdokumento. Bakit? Para sa kapanatagan ng isipan ng mga taong nag-donate. Huwag kang maakusahan ng korupsyon at ng pandarambong sa loob ng simbahan. Lalo na kung perang binigay. Pastor, ito po ay tulong sa mga kapatiran nating nasalanta. Halimbawa, bagyo, di ba? May mga kapatiran nasalanta. Pastor, ito po ay tulong sa mga kapatiran po nating nasalanta. Sana po ay makarating po sa kanila. O kaya naman, nung pandemya, Pastor, ito po ay para sa mga kapatiran nating naapektuhan ng pandemya. Nawa ay makarating po sa kanila. Kaya na pong bahala. Ayan, yan ang i-video mo. Pero, wag mo ipopost sa social media. Wag mo ipopost sa Facebook. Yung video or picture ay isend mo doon sa mga taong nagpadala ng tulong para makita nila na yung kanilang ipinadala ay may napuntahan talaga at napunta sa mga tunay na recipient. Yan, recorded yan, documentation. Pero yung ikaw na personal, no, ang tinutukoy ko dito yung personal kasi, yung tutulong ka para palabasin lang na masyado kang mahabagin at ipopost mo pa sa Facebook, magtigil ka. Manahimik ka sa bahay, no? Tumulong ka ng tahimik, huwag ka nang magsalita. Lihim ka nang magalak. Mag-celebrate ka sa sarili mo. Nakatulong ka. O, salamat. Salamat sa Panginoon na talaga nakatulong. Yan, manahimik ka. Pero ibo-broadcast mo pa, huwag mong gagawin yan. Di ba? So, binabalansin natin, ha? O, hindi ko sinasabing masyado tayong maging extreme. Hindi. Binabalansin natin. So, yun ang dapat nating gawin. A requirement, sabi po dito, is that this gift should be ministered with cheerfulness. The word cheerfulness refers to a joyful readiness to do anything possible immediately to relieve suffering. O, diba? So, yung pag sinabing with cheerfulness, yung lagi kang handa, yung galak na galak, sige, sige, tulungan natin, para ano, yung ganun, diba? Ikaw, para ka, puntahan natin. Medyo delikado dun, ha? Hindi, okay lang. Basta't mag-iingat lang tayo. Basta't matulungan lang natin. Yun ang mahalaga, makatulong tayo. Yan. Yan ang may mga kaloob na sinasabing mercy. Yan, ano? Ano pa? Teka lang, ha? Yan. O yun, so hanggang dun lamang yung sinasabing gift of mercy. Ngayon, teka lang, titignan ko lang kung hanggang saan to. Ah, yun. So, dito na tayo magtatapos sa huling ito, no? So, itong
topic natin regarding sa mga spiritual na kaloob mula sa banal na espiritu. Mamayang gabi, mayroon pa pala. Wala pa pala tayo sa pang-apat, sign gift of the Holy Spirit. So, tapusin na natin, mamayang gabi tatapusin natin ito, no? Yung gift of hospitality and gift of giving, okay? So, mamayang gabi tutuloy natin. So, after mamaya, tapos na tayo sa pangatlong kategorya. Papasok na tayo sa pang-apat na kategory na sinasabing sign gifts. So, nawa, inaunawaan po natin ang topic na ito sa umagang ito at nakatulong po sa atin upang higit nating maunawaan. O maaari, baka naman, na kayo ay nandito sa mga kaloob na ito na sinasabing na pinag-aralan natin. Baka hindi natin alam, ang kaloob nyo pala ay gift of mercy, no? Ay, yan ay isang maganda't mabuting bagay. Or, baka naman kayo nasa gift of helps o nasa gift of serving. Alin man sa tatlo, yan ay kapaki-pakinabang at gamit-gamit sa gawain ng ating Panginoon. Purihin ang ating Diyos at salamat sa kanyang kabutihan. Pagpalain tayo ng Panginoon. Darako na po tayo sa ating pananalangin. Babalik tayo makalipas ang ilang sandali. Kasalanan, ako pa rin ay inibig mo, kay buti mo. Ako'y namamangha sa pag-ibig mong tapat, di nagpapako kailan pa man. Pakinggan mo ang awit ng aking puso, nagpapasalamat sa lahat ng ginawa at sa lahat ng iyong gagawin. Sa'yo'y aawit, ngunit higit sa awit, ang buhay ko'y maging pagpupuri. Mga pagsubok man pinapayapa, hanggang bako'y napapawi, lakas ko'y ikaw. Pakinggan mo ang awit ng aking puso, nagpapasalamat sa lahat na ginawa at sa lahat ng iyong gagawin.
Narito ang puso ko, manahan ka tuloy ang pagharian. Ibibigay sa'yo, Diyos, ang lahat, ang puso ko at isip. Ikaw ang tanging nais, hangad ay madama ang iyong pag-ibig. Punuan mo ang puso ko, kauhaway pawiin ng iyong pagmamahal at ang sa'yo ay alay. Ikaw ang tanging Diyos kailan pa man. Narito ang puso ko, manahan ka tuluyang pagharian. Ibibigay sa'yo, Diyos, ang lahat, ang puso ko at isip. Ikaw ang tanging nais, hangad ay madama ang iyong pag-ibig. Punuan mo samba sa'yo ay alay. Punuan mo ang puso ko, kauhaway pawiin ng iyong pagmamahal at ang samba sa'yo ay alay. Ikaw ang aking Diyos kailan pa man. Ikaw ang aking Diyos kailan pa man. Ikaw ang aking Diyos kailan pa man. Hallelujah. Okay, so magandang umagang muli sa bawat isa. Tayo pidumako na sa ating mga pananalangin sa ating Panginoon. At nawa ay naunawaan po natin ang ating topic this morning. At tawag dito, mamayang gabi ay darako po tayo doon sa ating panghuli. Panghuli sa pangatlong kategorya. No? At siguro, baka banda-banda niyan. Siguro this week ay matatapos natin itong
ang mga spiritual na kaloob mula sa Banal na Espiritu. Ayan, malamang matatapos na natin. So next week ay proceed na tayo sa panibagong sa susunod na verse doon sa Acts, no? Na kung saan tayo nag-start nitong pag-aaral na ito. Kaya diyan natin makikita, mga kapatid, ano, mapapansin natin na napako tayo doon sa verse na yon, doon sa pinakuna natin doon sa Book of Acts, ano? Sapagkat ganun ang pagbubulay sana ng salita ng Diyos. Huwag tayong aalis hanggat hindi natin na liliwanag o hindi pa natin naaayos lahat o hindi natin natatapos o hindi natin lubusang naiintindihan. Napakasarap kasi mag-aral sa totoo lang ng salita ng Panginoon kung bibigyan natin na lamang natin ng panahon ng pagbubulay-bulay. Sabi nga ng Bible, they are new every morning. Ano? Yung pag-ibig ng Diyos ay laging bago ng bago. No? That's the steadfast love of the Lord never ceases, and they are new every morning. Laging bago sa bawat umaga. Ibig sabihin, ang kanyang pag-ibig ay nagmamanifest. Nagmanifest ito sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng kanyang buhay at patuloy na nagmamanifest sa buhay natin hanggang ngayon kahit wala na ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ibinigay sa atin. That's why every time na binubulay natin ang salita ng Panginoon ay continuously lumalago, tumitibay ang bawat isa sa atin at patuloy na nagkakaroon ng pagtatagumpay sa pananampalataya. That's why mahalaga magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Huwag tayong aalis hanggat hindi pagmamadali ang pagbabasa ng Biblia. Hindi paramihan ng chapter. Na? Pag nagbubulay po, halimbawa tayo nagbubulay-bulay, hindi, nakasampung chapter ako ngayong umagang ito. Dami ko nabasa, dami mong nabasa, wala ka naman naintindihan. Eh di ba aliwala din. Kahit yan ay isang talata, dalawang talata, na binulay-bulay mo, ginuya mo ng gusto. Makakikita mo yung epekto. Pag ginuya mo ng gusto, marami kang matututunan at marami kang makikita. O kagaya ng ating ginawa, doon sa talatang yon na ilang linggo tayo inabot, di ba, sa ating pag-aaral. At talagang hindi ganun biro na pag pinag-aralan natin. Alam nyo, last time, ano, hindi ko nalang para sabihin, baka sabihin ni tayo'y nagyayabang. Wag na lang. Dito sa pinag-aaralan natin, halimbawa, kapag tayo po'y nagbabasa, no, isang talata, dalawang talata, himayin natin, nguyain natin maigi, maupo ka, mag-meditate ka doon sa word na binasa mo, at mag-question ka sa sarili mo. Actually, ito yung ginagamit sa basic homiletics, ano, at basic hermeneutics kung paanong nagkakaroon ng pag-interpret ng Bible o ng salita ng Panginoon. Nag-start yan sa pagtatanong. Nag-start yan sa basic questions. So ito, meron pa tayong basic lesson ng homiletics, ano, at ng hermeneutics, meron pa tayo ngayon. So nag-start ang paggawa ng sermon, ang paggawa ng mensahe ay nagsisimula sa basic questions ng what, when, where, and how. Yan, ha? Yan nag-start yan. Four basic questions. Diyan nag-start yan. So, halimbawang nagbasa ka. Halimbawa, like for example, for God so loved the world and He gave His only begotten Son. For those who believe in Him shall not perish but have an eternal life. So, dun lang sa John 3:16, meron ka nang makukuha hanggat ng mga punto. Unang-una, ano ba ang dahilan? Sa question na what? O ano ang dahilan? Bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang anpungtong na anak? O di ba? Pagdating sa where, saan tayo, halimbawa magki-create ka ng question about regarding sa where? Where? O saan ba nang saan tayo iniligtas ng Diyos? O sa paano, pagdating naman sa how, sa paanong paraan ang isang tao ay magkakaroon ng kaligtasan? Mga ganong klaseng question, di ba? O pagdating naman doon sa tanong na who, di ba? O sino ba ang iniligtas ng Diyos? O sino bang mga tao ang kabilang sa kaligtasan ng Diyos? Sa paanong paraan, yung how? Sa paanong paraan ang tao ay maliligtas? Naroon ng lahat ng sagot sa talata galing sa four basic questions lang. O based on your observation, according to those four basic questions na binabanggit, may makikita ka ng mga sagot, may makukuha ka ng sermon, may magagawa ka na ganun ang pagbubulay ng salita ng Diyos. At bukod pa doon, marami pa. Marami kang ikaw ang magko-question sa sarili mo na ikaw din ang sasagot based
doon sa salita na nabasa mo. Kaya napakahalaga na sinasabing quiet time. Bakit? Dahil sa pag-upo mo, manalangin ka sa Diyos, magbasa ka ng talata sa Biblia, umupo kang ganyan, bulay-bulayin mo yung salita, marami kang ma-observe na bagay patungkol sa talatang yon. At yun ay makatutulong sa iyo para makapag-create ng isang mensahe. Yun yung tinatawag na daily devotion. Diba? Sa pamamagitan nun, ah, ito pala yan, ito pala yan, ito pala yan. Ngayon, sa umpisa pa lang yun, and how much more kung ikaw ay talagang matagal nang nagbabasa. Araw-araw ng buhay mo, wala kang ginawa kundi magbasa, magbasa, magbasa. Alam niyo ang magiging resulta niyan? Pag nagbasa ka ng isang talata at binulay-bulay mo, bigla kang makakaalala ng isang verse sa Bible na related sa binabasa mo. Yun ang tinatawag na cross-reference. Yan, di ba? So sa pamamagitan ng pagbabasa, continuously, basa ka ng basa, nakaka-create ka ng mga pointers, nakaka-create ka ng mga puntos, nakaka-create ka ng mga observations at ng mga puntos regarding doon sa binasa mo. At habang nakaka-create ka ng mga pointers, ng mga observations na nakita mo doon, biglang maiisip mo, etong pointers na naisulat ko, may nakita akong ganitong talata na nakasulat. At ganito din yung sinasabi. O, di ba? Yun ay patunay na ang sabi ng Bible, ang Espiritu ng Diyos ang magpapaalala sa inyo ng mga bagay na sinabi ko. O, pasok na pasok, di ba? O, ngayon, ito yung talata, akmang-akma ito eh. Gagamitin mo ngayon yung talata. So, yung talatang ginamit mo ay related doon sa talatang nabasa mo. Ang tawag doon ay cross-reference. O, di ba? Kaya napakahalaga ng pagbubulay-bulay sa ganong simpleng bagay, matututo na kayo. Di ba? Kaya lang, kulang kasi tayo sa desire na namnamin, nguyain ang salita ng Diyos. From now on, huwag kayong magmadaling magbasa ng Biblia. Pag nagbasa kayo, hindi paramihan ng chapter yan, hindi paramihan ng verse, kundi kung paano mong ninunguya, ninanamnam, every single word ng salitang mababasa mo, nguyain mo ng gusto. Tandaan nyo yan. Tuturuan kayo ng Panginoon at syempre, wala ka namang matututunan pag di ka nagbabasa. Talagang magbasa kayo. Yan ang gawin ninyong telenovela ng buhay ninyo. Huwag yan mga Korean novela. Wala kayong mapapala, mga walang kakwenta-kwenta yan. Yan ang gawin ninyong Korean novela. Yan ang gawin ninyong telenovela ng buhay ninyo. Lahat ng istorya, basahin nyo ng paulit-ulit. Basahin nyo ng paulit-ulit. Sasabihin ko sa inyo, pag nagbasa kayo isang araw, makita nyo pa lang ang nakasulat. Alam nyo na kung anong nakalagay. Hindi nyo kabisado word for word. Pero makita nyo pa lang yung kabuuan ng talata. Alam nyo na agad. Meron na pumapasok sa damdamin nyo, may nagre-rema agad na salita. Meron na agad kayong na nakikreate na mensahe dahil lang doon sa talatang yun. Di ba? Kaya mahalaga ha, lagi po tayo magbabasa at lagi magbubulay-bulay na salita ng ating Panginoon. Huwag po tayong tatamarin. Di ba? Kung gano'n tayo kasi pag mag-social media at mag-Facebook, kung gano'n kasi pag maglaro ng mga games sa cellphone, dapat mas triple ang sipag sa pagbubulay ng salita ng Panginoon. Kung gano'n ka kasi pag makipagchismisan sa iyong kaibigan, kung gano'n ka kasi pag magkwento, makipagkwentuhan ng mga buhay ng may buhay, well, dapat tapatan mo din yan. Mas masipag kang magkwento ng buhay, buhay na salita ng ating Panginoon sa ikatututo ng bawat isa. Dapat dyan tayo maglagak ng maraming panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Wala tayong mapapakinabang sa mga palabas sa mga telebisyon na yan. Wala yung dulot sa atin. At hindi kayo dadalhin yan sa langit. No? Hindi magdadagdag ng tibay ng pananampalataya ninyo yung mga pinagpapanood natin mga pelikula at mga pinagpapanood natin mga palabas sa TV. Well, walang masamang manood ng TV. Pero dapat mas higit na nagbibigay tayo ng maraming panahon sa pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Tandaan nyo yan mga kapatid. At yan ang may pakinabang. Hindi lamang dito sa lupa, kundi maging sa buhay na hinaharap natin sa ating Panginoon. Amen. So purihin ng Diyos at tayo dumako na sa ating mga pananalangin sa ating Panginoon at patuloy na pagdulog sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Let us pray. Hallelujah.
Purihin kayo, Panginoon. Salamat sa kabutihan at kaaliwan na nagmumula sa inyo. Nagpapasalamat kami sa buong magdamag na lumipas, and especially sa umagang ito na kami dumako sa panibagong umaga na puspos ng kalakasan at kaaliwan, patatagan at pagtatagumpay na mula sa inyo. Patuloy kami nagpapasalamat sapagkat maraming bagay ang ginawa ninyo at pinatunayan nyo sa amin, Panginoon, na hindi kayo nagbabago. Salamat sa mga natatanging kaloob na hatid ng inyong banal na espiritu na ipinagkaloob sa bawat isa na magagamit upang magkalakip-lakip kami sa larangan ng paglilingkod at maparangalan at maluwalhating lagi ang inyong dakila at mga pangyarihang pangalan. At sa umagang ito, kami po'y lumalapit na may kababang loob at lubos sa pagtitiwala at pananampalataya sa aming mga puso ukol sa mga bagay na gagawin ninyo at magagawa pa ninyo, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon banal, inilalapit namin una sa lahat ang bawat sa amin na kami ay linisin ng inyong banal at makapangyarihang dugo at patawarin sa lahat ng aming mga pagkakasala at sa lahat ng mga bagay na nagawa namin o nagagawa naming hindi kalugod sa inyo. Patawarin niyo nga po kami at pakalinisin ng inyong banal at makapangyarihang dugo. Dalangin ko po sa pagkakataong ito na bawat isa'y samahan ninyo at puspusin ng kaaliwan at kagalakang taglay ng inyong banal na espiritu at patuloy na magliwanag ang inyong mga salita sa aming mga puso at damdamin. Patuloy kong dinadalangin sa inyong bawat iglesia at bawat leader at pastor na inyong tinalaga sa bawat gawain. Dalangin ko ang patuloy na pag-iingat at pagpapala po ninyo sa lahat ng inyong mga anak. Ang Restored in His Presence Christian Ministries Incorporated ay patuloy kong dinadalangin sa inyo na patuloy niyo pong pagpalain at gamitin ang iglesyang ito as a place of revival, restoration, healing, and deliverance. And I pray na kayong patuloy na magkaloob ng lahat ng mga pangailangan ng aming iglesyang ito, especially sa lahat ng aming mga programs, Panginoon. Ang My Hiding Place TV ay patuloy niyo pong pagpalain at gamitin instrumento upang maabot ang marami pang kaluluwang hindi nakakilala sa inyo, Panginoon, at ang lahat ng mga kaluluwa, Panginoon, na may panghihina sa kanilang pananampalataya at pananalig sa inyo. Gayun din, dalangin ko, O Diyos, na patuloy niyo pong pagpalain ng lahat ng mga manggagawa at kapatiran sa iglesyang ito, kayong siyang magpatibay ng kanilang pananampalataya. Gayun din po ang aking dalangin sa Jesus the Chief Cornerstone Ministries Incorporated sa pangunan ni Pastor Albert Padrigon at ang kanyang asawa, Pastor Enrique Lagang, Pastor Aninia Hernandez, at sa lahat ng mga manggagawa, sa mga workers, kila Atene, Ate Lani, Ate Ann, Ate Nid, sa Ate Wing, Kuya Rocky, Kuya James. Bless them mightily, Panginoon, at ang banal na espiritu na siya nagbibigay ng kapangyarihan at kakayahan ang siyang patuloy na manguna sa bawat isa. Kay Pastor, kay Bishop Alex Manipon at kay Bishop Ronnie Sangil at ng Christ New Creation International, I pray na patuloy kayong kumilos at magpala sa kanilang mga buhay. Bless them mightily. Patuloy niyo po silang gamitin at ang special anointing na mula sa inyo ang siyang patuloy na bumalot sa inyong mga lingkod na ito. Pagpalain po ninyo ang lahat ng iglesia at ang lahat ng mga leaders and pastors na nasa ilalim ng kanilang pamumuno. Pagpalain at ingatan din po ninyo, Lord, ang Dorothy Church Fatima Binangonan sa pangunin ni Pastor Phil Culfan at ang kanyang mga anak at ang kanyang apo. Ay pagpalain at ingatan po ninyo maging kanyang asawa at ang lahat ng mga manggagawa at kapatiran sa iglesyang ito ay patuloy niyo pong palaguin at pagtibayin sa kani-kanilang mga pananampalataya. Patuloy kong dinadalangin sa inyo ang Seed of Life Evangelical Church sa pangunin ni Pastor Frank Benalisa na kayong patuloy na magbigay ng pagtatagumpay at pag-iingat ay din, Lord, sa kanyang asawa kay Pastora Rosemary at sa lahat ng mga manggagawa at kapatiran sa iglesyang ito. Bless them mightily, Panginoon. Ang kaaliwan at katatagan na mula sa banal na espiritu ay patuloy nilang maranasan. Hindi ng aking dalangin, Panginoon, sa Church, Panginoon, ng Jesus the Living Water International Incorporated sa pangunan ni Pastor Jun Basas, dalangin ko ang patuloy na pagtatagumpay at kalakasan sa kanyang ministeryong ito, especially, Lord, sa lahat ng mga manggagawa at kapatiran na nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Bless them mightily, patuloy silang pagtibayin sa kanilang pananampalataya at hubugin ayon sa inyong mga salita. Dalangin ko po sa pagkakataong ito, nabigyan niyo rin po ng kagalingan, O Diyos, ang kanyang asawa ni si Pastora Connie. Kayo magbigay ng lakas para sa kanya at magbigay ng kagalingan. Hipuin niyo po siya ninyo papagpala at makapangyarihang kamay at ang kanyang karamdaman, Panginoon, sa kanyang pisikal na pangatawan ay bigyan niyo po ng kagalingan sa oras na ito. I pray na ang lahat ng gamutan, mga sessions ng kanyang gamutan sa kanyang karamdaman, ito po'y maging instrumento sa muling kalalakas at ikapagtatagumpay
ng kanyang pananampalataya. Purihin kayo dakilang Diyos at dinadalangin ko na patuloy niyo pong pagpalain ng lahat ng mga manggagawa at kapatiran sa kanilang iglesia. Gayun din ang aking dalangin sa JSPC Los Baños, Laguna, sa pangunguna ni Pastor Tommy Karamdang. Dalangin ko na patuloy niyo po sa ingatan at pagpalain at bigyan ng kalakasan at ingatan din pong kanyang asawa. Ay di magpala sa lahat ng kanyang mga manggagawa, mga workers and members. Bless niyo mightily dakilang Diyos at ang apoy ng Banal na Espiritu ang mamalagi sa kanilang mga puso at damdamin. Ngayon din ang aking dalangin kay Pastor Freddy San Juan ng River of Life, Maryland, USA. Ay ang patuloy na magpala at magbigay ng kalakasan para sa kanya at tulungan niyo po siyang maging matibay at maging matatag sa mga pagsubok ng kanyang pinagdaraanan. Especially Lord ng kanyang asawa, kay Sister Tess, ingatan niyo po siya. Kabayan at bigyan ng kalakasan, patuloy niyong pagtibayan at pagpalain ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Panginoon, pagpalain din po ninyo ang lahat ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanilang anak na si Willie na may karamdaman, ang GERD disease na kanyang pinagdaraanan, ay bigyan niyo po ng kagalingan. And I pray for strength para sa kanya, kalakasan ay sumakanya, pag-iingat ay sumakanya, ang gabay ninyo ay sumakanya sa oras na ito. Ipuin niyo po siya na inyong pamagpala at makapangyarihang kamay. Gayun din po ang aking dalangin sa oras na ito sa lahat ng mga members and workers ng church na ito, kayong magpatibay at magpatatag sa bawat isa. Panginoon Banal, patuloy ko rin po nilalapit sa inyo ang lahat ng mga kapatiran sa iglesyang ito at ang bawat pamilya na bumubuo ng aming church. I pray na kayong patuloy na kumilos at magbigay ng kaaliwan at kalakasan sa bawat isa. Dalangin ko po ang patuloy na pagpapala at pag-iingat sa pamilya ni Ate Irene Coronado, kanyang asawa ni Kuya Benny na may karamdaman, ibigay niyo po ng kagalingan, hipuin niyo po siya na inyong pagpalad mga pangyariang kamay at dalangin ko ang kagalingan para sa kanya. Sa pamilya ni Pastor Jan Glavita, Dolores Numlao, Medi Reyes, Mercedes Bauyom, Mari Pebaluis, Isay Coronado, Marat April, Rhea Lerios, Marian Rodriguez, Karen Almario, Bing Francia, Cheryl Padulis, Stephen Coronel, Jelbrix Valparaiso, Cristi Oliva, Purification Lamera, Hermi Prehiliana, Wilmer Borde, Jasmine Francia, Rosmin Francia, Rosemary Coronado, Sila Postrado, Helen Francia, Jason Barquila, Viena Portes, Vicky Paluis, Chiqui Reyes, Maricel Valdubino, Amber Opinion, Rosemary Pianar, Juliet Ortega, Gaya Bagayan, at Lolita Samela, Charmin Piemonte, Edscapin, Maylin Baluis, Adelino De Leon, Olga Hernandez, Lema Hernandez, Nana Elena, at Marian Cayetano. Ayon patuloy na magpalad, magingat at magbigay ng kalakasan sa bawat pamilyang itong nabanggit. Ang kanilang mga mahal sa buhay, bawat ama at ina ng tahanan at ang lahat ng kabataan ay pinasasakop ko sa ilalim ng inyong banal na pag-ingat at proteksyon at kapangyarihan. Na bawat pamilyang nabanggit o Diyos ay tulungan niyo po magtagumpay sa mga pagsubok at ilayo sa lahat ng mga tukso, kahirapan at karamdaman at mga trahedyang mula sa kaaway. Sinasaway ko pong lahat ng mga negative circumstances na maaari dumating sa bawat pamilya at ang pagtatagumpay na mula sa inyo ang siyang patuloy na pagkaloob sa lahat ng inyong mga anak. Dalangin ito po sa oras nito, dakilang Diyos, na patuloy po kayong gumawa at I'm praying for spiritual strength, maturity and growth sa lahat ng mga kapatiran namin ito at ang inyong banal na spirito ang siyang patuloy na bumuklod sa amin at magbigay ng pagkakaisa at pagmamahalan at malasakit bilang isang pamilya. Bigkisin niyo po kami at bungkulo rin, Panginoon, ng pag-ibig at pagmamahalan, unawaan at malasakit sa bawat isa bilang isang malaking pamilya sa iglesyang ito. Panginoong Banal, salamat sa kabutihan ninyo. Ang inyong pagsasanggalang at pag-iingat ay patuloy na pagkaloob sa bawat isa sa amin. Gayun din ang aking dalangin sa lahat ng mga kapatiran na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa programang ito. Ang mga kapatirang nasa iba't ibang bansa, karatig probinsya at bayan ay pagpalain din po ninyo at abutin na inyong mapagpala at mga pangyarihang kamay. Dalangin ko po ang patuloy na pag-iingat at pagpapala kay Sister Nene Yanson sa kanyang asawa at mga anak at apo, pagpalain at ingatan niyo po sila at pagtagumpayin sa kanilang mga pananampalataya. Ang lahat ng kanyang mga relatives at mga mahal sa buhay ay pagpalain din po ninyo dakilang Diyos at abutin sila sa lahat ng kanilang mga pangailangan. Dahil din ang dalangin ko po sa kay Sister Janet Season na nagsasuffer sa kanyang lung cancer. I pray na kayo kumilos at magbigay sa kanya ng kalakasan at kagalingan at tulungan niyo siyang mag-sustain ng kanyang kalakasan pisikal at hipuin ang kanyang puso at isipan at tulungan siyang maging matatag at maging matibay. Lalo tigit sa kanyang pananampalataya, ang kaaliwan at kalakasan ay patuloy na sumakanya. Pagpalain niyo po siyang laging dakilang Diyos at i-provide ang kanyang mga pangailangan sa mga gamutan na kailangan niya. Gabayin niyo po siyang lagi, pagpalain niyo po siyang lagi, samahan niyo po siyang lagi, dakilang Diyos.
Kayo din pong aking dalangin kay Brother Jonathan Guevara na patuloy niyo po siyang pagpalain at bigyan ng kalakasan at kaaliwan sa kanyang buhay. Ingatan niyo po siyang lagi dakilang Diyos. Ang kanyang asawa at mga anak ay patuloy niyo rin pong pagtibayin at hubugin sa kanilang mga pananampalataya. Pagpalain niyo po Lord ang buong pamilyang ito at maging kanilang trabaho at hanap buhay. Bless the mighty Panginoon. Sa kanilang ministeryo na ginagampanan sa inyo, sila'y pagtibayin at bigyan ng pagtatagumpay at patuloy ng paghubugin sa kanilang pananampalataya. Kay Sister Ana Rosales, patuloy ang dalangin ko sa kanyang anak si Julian na yung kanyang siya po ay matanggap sa iba't ibang universities, Panginoon. Lord, kayong magbigay ng kalakasan sa kanyang anak na ito, and I pray na gabayan niyo po siya at tulungan siya na ma-fulfill at maabot ang lahat ng kanyang mga pangarap ayon sa inyong banal na kalooban. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, at tulungan siya sa kanyang puso at damdamin at kaisipan ang katataga na imamalagi sa kanyang buhay. Dalangin ko rin ng kanyang anak na si Ryan, Panginoon. I pray na kayo'y kumilos sa kanyang buhay, katagpuin niyo po siya. Nakikita po ninyo ang kanyang kalagayan sa pagkakataong ito. Kayo pa man, alam namin na kayo ay may higit na magagawa sa kanyang buhay at hindi niyo po siya pababayaan. Kaya sa umagang ito, dalangin ko na abutin niyo po siya at pagpalain, mangusap kayo sa kanyang buhay at malaya kayong gumawa sa kanyang buhay. At sinasaway ko anumang uri na masamang damdamin at kaisipan na inilalagay ng kaaway sa kanyang buhay, binabalutan ko siya na inyong banal at makapangyarihang dugo at kinakansila anumang uring masamang impluensya na mula sa kaaway sa kanyang puso at damdamin sa pangalan ni Jesus. Ngayon din ang aking dalangin para kay Sister Lani Hinahon sa kanyang mga kapatid, na ingatan niyo po silang lahat at bigyan ng magandang trabaho, pagpalain ng kanilang mga trabaho. Dalangin ko sila ay makakilala rin po sa inyo at ang kanyang mga magulang ay proteksyonan po ninyo sa lahat ng mga bagay na masama at hindi mabuti at bigyan ng kapayapaan ng kanilang mga puso. Ang kanyang asawa naman, Panginoon, ingatan din po ninyo sa kanyang pagtatrabaho at kayong gumabay at mag-ingat sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Patuloy kayong maging sentro ng kanilang pagsasama at dalangin ko na makakilala rin po sa inyo ang kanyang asawang ito. Bigisin niyo po sila ng isang pag-ibig at pagmamahal na mula sa inyo at ang kanilang anak ay ingatan at gabayan at ilayo sa lahat ng uri ng sakit at magkaroon ng banal na pagkatakot sa inyo. Ingatan niyo po si Sister Lani at patuloy siyang bigyan ng karunungan at kaalamang mula sa inyo, ang kalakasan sa kanyang pisikal na pangatawan ay mamalagi at bigyan siya ng kagalingan sa mga karamdaman na kanyang pinagdaraanan. Kay Sister Yunida Gulfan, ang kanyang anak at asawa ay ingatan at pagpalain din po ninyo at patuloy na gamitin sa ministry ang kanyang panganay na anak. Kay Jennifer Sanchez, I'm praying for good health and protection, spiritual growth, strength and maturity, knowledge and wisdom sa kanyang buong family, Panginoon. At gayon din ang kanyang mga in-laws, dalangin ko na sila ay makakilala rin po sa inyo at ang kanyang bunsong anak ay matutunan na makinig sa mga daily devotions at lumaking may banal na pagkatakot sa inyo. Dalangin ko rin po ang nanay ni Sister Marites Dugan na magkaroon ng kalakasan sa kanyang pisikal na pangangatawan. Lord, dalangin ko na kanyang katagpuin niyo po siya at ibalik ang kalakasan pisikal sa kanyang pangangatawan. Dalangin ko rin po, nabigyan niyo po ng knowledge and wisdom at good health ng kanyang anak na si Shikaina. At si Brenda Hus naman ay malumbalik ang kanyang relasyon sa kanyang asawa. Leia Ulang ay magkaroon ng spiritual maturity. Kay Lenny De La Peña, I'm praying na malumbalik siya sa paglilingkod sa inyo. Gayun din ang aking dalangin kay Rosie Gulfan Sales at Perfecto Sales na mga frontliner, Panginoon, sa Hawaii. I pray for divine protection para sa kanila. Ingatan niyo po sila't ilayo sa anumang pagkahawa o infection, Panginoon, o pagka-apekto, maapektuhan ng virus na ito, Panginoon, sa kanilang buhay. Ingatan niyo po sila at bigyan ng pagtatagumpay sa kanilang buhay at sa kanilang pananampalataya. Gayun din po ang aking dalangin para kay Sister para kay Sister Jilly Lazaro. Dalangin ko, I'm praying for salvation and protection sa lahat ng kanyang mga mahal sa buhay at pamilya, sa Vega, Dumantay, Recto, Gador, Pagarita, Buenaventura, Clam. I'm praying for salvation sa bawat isa sa kanila. At si Limarian Dumantay at Jonel Abanco naman ay Abansio, ay pagpalain po ninyo ang kanilang nalalapit na kasal, Panginoon. Kayo magpatibay ng kanilang pagsasama. At dalangin ko pong kagalingan para kay Sister Jaylee, kagalingan sa kanyang pancreatic cancer na stage 4. Kayo magbigay ng kalakasan at magbigay ng kagalingan para sa kanya. And I'm praying for spiritual stability and physical strength ay mamalagi sa kanyang physical na pangatawang. Kay Christina Adorna Tabada Evangelista, ang kanyang mag-ama, ay patuloy ko nilalapit sa inyo na magkaroon ng pagkakasundo at unawaan sa bawat isa, maghari ang pagmamahalan at pagpapatawad sa kanilang mga puso. Dalangin ko pong kanyang anak na si Joan ay matanggap na rin po sa kanyang pagtatrabaho sa public school at dalangin ko rin na
siya ay matanggap din at ma-approve Lord ang kanyang scholarship para sa kanyang masteral degree. Patuloy niyo rin pong pagpalain at bigyan ng kagalingan ng anak ni Sister Emily Molina na si Princess Diana. Ang kanyang sakit at lagnat, ito po'y gumaling. Sa tulong po ninyo, kayong patuloy na magpala at mag-ingat para sa kanya. Panginoong Banal, maraming maraming salamat sa kabutihan ninyo. Patuloy ko po kayong pinasasalamatan at pinupuri. At ganyan din ang aking dalangin para sa aking mga mahal sa buhay. Ati Baby at Iria, ingatan niyo po sila at bigyan ng kalakasan at ang kaaliwan at katatagan ay patuloy na sumakanilang lagi. Ingatan niyo po sila at ilayo sa anumang uri ng kapahamakan at patuloy na pagtibayin at patatagin ang kanilang mga pananampalataya sa inyo. Gayun din ang aking dalangin sa lahat ng aking mga pamangkin, kayong patuloy na magpalat at magingat sa bawat isa. Gamitin niyo po sila Panginoon at dalangin ko Lord na patuloy silang ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ang mga nagsisipagtrabaho at nag-aaral ay pagpalain niyo po at pagtibayin sa kanilang mga pananampalataya. Kayo din po ang aking dalangin, dakilang Diyos, kay Kuya Bernard, kayong patuloy na magpatibay at magpatatag ng kanyang pananampalataya. Hubugin niyo po siya ayon sa inyong mga salita at patuloy na bigyan ng kaaliwan at kalakasan sa kanyang puso at damdamin. Kayo din po ang aking dalangin, dakilang Diyos. Kayo din po ang aking dalangin, dakilang Diyos, para po sa akin, kay Kuya Bernard, ingatan niyo po siya, Lord, at ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. Ang aking asawa ay patuloy ko nilalangin sa inyo na kayo magpatuloy na magpatatag sa kanya at tulungan siya maglampasan ang mga pagsubok na kanya pinagdaraanan at tulungan niyo po siya na mamalagi sa kapayapaan sa kanyang puso. Mamalagi ang kaaliwan na mula sa inyo sa kanyang puso at damdamin at pagtagumpayin siya sa kanyang paglilingkod at pananampalataya sa inyo. Patuloy niyo po kami gamitin sa ministry at patuloy na pagpalain at hubugin ayon sa inyong mga salita. Patuloy kong dinadalangin sa inyo sa oras na ito. Ingatan niyo rin po ako sa aking paglilingkod sa inyo. Ilayin niyo po ako sa lahat ng mga tukso. Tulungan na magtagumpay sa mga pagsubok na aking pinagdaraanan. Ang kaaliwan at katatagan na mula sa inyo ang siyang bumalot sa aking puso at magbigay ng lubos na pagtatagumpay mula sa inyo. Panginoong Banal, tulungan niyo akong magtagumpay sa mga pagsubok at ilayo sa anumang mga persecutions. Tulungan niyo akong malagpasan ito. Maghari sa puso at isipan kong banal na pagkatakot sa inyo at tulungan ako lumakad sa katwiran at kabanalang nais ninyo. Ang kababaang loob, pag-ibig, paunawa, kainahunan at ang pagbibigay sa sarili ang siyang patuloy na makita sa akin. Lord, patuloy kong inihahandog at inaalay aking sarili sa larangan ng paglilingkod sa inyo. Gamitin niyo ang buhay kong ito. Malaya kayong gumawa, malaya kayong kumilos. At dalangin ko na kung may mga pagkakataon at panahon ako'y nagkakamali laban sa inyo, ituwid po ninyo ako. Kayo magtama ng lahat ng mga bagay sa buhay ko na hindi ayon sa inyong banal na kalooban. Salamat Panginoon. Patuloy kong dinadalangin sa inyong lahat ng mga kapatiran na sa ibang bansa, mga kapatiran na sa mga karating probinsya at karating bayan. Ingatan at pagpalain niyo po ang bawat isa. Dalangin ko Lord na patuloy kayong kumilos at gumawa sa aming mga buhay at patuloy niyo po silang abutin na inyong papagpalat mga pagkariyang kamay. Sinasaway kong lahat ng mga trahedya at karamdaman, kahirapan, lahat ng mga hadlang sa mga panalangin at impluwensya ng kaaway, ang lahat ng mga hadlang sa mga pagpapalat biyaya ng Diyos sa buhay ng bawat sa sinasaway ko, lahat ng kanyang mga pagpaplano at impluwensya, lahat ng ito'y sinasawata, sinasaway at hindi pinapahintulot ang magtagumpay. Binabalutan ko po na inyong banal at makapangyarihang dugong bawat isa at sineselyuhan na inyong banal na kapangyarihan at ang bawat isa sa amin, Lord, ay sinusuotan ng balutang pandigma ng Diyos, ang helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the shields of faith, the sword of the spirit, and the shoes of the gospel of peace bilang pananggalang at proteksyon sa lahat ng pagkilos at gawa ng kaaway laban sa amin. Ang lahat ng mga espiritong ito, the principalities, rulers, powers, and forces of evil, unclean spirits, spirits of infirmities, and seducing spirits, ay ginagapos sa oras na ito at hindi pinapahintulot ang mga tagumpay, pinabaklas at winawasak ang kanilang mga impluensya at niyurakan ng lahat ng kanilang mga gawa laban sa amin. In the mighty name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, by the power of the Holy Spirit, by the power of your name of Jesus, by the power of your precious blood, by the power of your testimony, ang lahat ng mga gawa ng kaaway at sa kapangyarihan ng banal na espiritu ay pinupugnaw, pinawasak at niyurakan in the mighty name of Jesus. Salamat Panginoon sa kabutihan ninyo. Pagpalain po ninyo buong maghapong ito. Samahan niyo po kami. Kayong patuloy na magpatibay at magpatatag sa bawat isa. Maging fruitful ang buong maghapong ito sa ilalim na patnubay na inyong banal na espiritu. Maraming salamat sa inyo pinabalik namin ang walang hanggang papurit parangal at paglawalhati pa sa salamat at ang katugunan sa dalangin ito inaangkin namin na may buong pananalig at pananampalataya sa tanging pangalan ni Jesus. Salamat ng marami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat sa bawat isa sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating programang ito na My Hiding Place TV.
Muli mamayang gabi, alas 8, tayo po'y muli magsama-sama sa ating pananalangin at pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Magandang umaga po. Good morning. God bless you all and to God be the glory. Worshiping you, Lord.
your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one to compare. But I'll take pleasure in worshiping you, Lord. I will come and bow down at your feet, Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing, there is no one to compare. Pleasure in worshiping.